Ayan, kagami nagchika kami ng anak ko. Binigyan ko siya ng time na mag-share sa akin sa mga desire niya sa buhay. Kasi sabi, magsi-17 na po yung anak ko, guys. Isang taon na lang. Isang taon at kalahati. Adult na ang aking anak na panganay. So, tinatanong ko siya about sa desire niya, sa future. Anong gusto niya mangyari. Yung nag-iyak din kasi na-stress. Na-stress siya sa kanyang coming exam. Gusto niya makapasa talaga. Iba kasi dito, guys. Hindi ka guys sa Pilipinas. Ang hirap dito kaya. Ayan, inaano ko na lang siya, makapasa ka man o sa hindi. Kung makapasa ka, okay, go for college. Gusto kasi niya mag-architecture. Magaling po ang anak ko sa drawing. In any kind of drawing, magaling siya. Pero natakot din ako, baka hindi niya kayanin. Pero nandun pa rin yung aking support bilang nanay. So, siyempre, I hope God will guide my daughter na makapasa po siya sa SPM. Kasi yun po yung requirements talaga bago ka makapasok sa college. Pero pag hindi naman, hindi na natin pilitin. Sina-challenge ko na lang siya na if you cannot pass, never mind. You still have other purpose. Still have other purpose, still have other opportunity. How to survive life, how to earn life, you have skill. The important thing is your skill. You have a good skill. Ang galing niya mag-drawing. Okay, against light tayo. Ang galing ng anak ko. Maraming skill yung anak ko. Talaga. Pwede siya maging engineer, pwede siya maging architecture. So, gusto niya maging architect. So, ay, sana Lord, ibigay niyo kay Crystal. Yun. Yun lang, nag-iyak siya, nag-share sa akin kasi natakot daw siya. Baka daw, ano, walang future daw siya. No, don't see that. Everybody have a future, have a mission in life. So, just go. If you cannot pass, so, accept. Accept with a whole heart. And then, focus to your skill. You still have another opportunity. So yun lang po, marami akong sinasabi sa kanya guys na parang gagaan yung loob niya. Kasi bihira lang kami magkita, bihira lang kami mag-uusap. Iba kasi yung personal kaysa video call. Tapos, lagi ko siyang sina-challenge. Dito muna tayo mag-talk. Lagi ko siyang sina-challenge na do your best. Kasi nga si mami, matalino ako dati guys. Hindi lagi ako top to school. Valedictorian ako. Pagdating naman sa high school, naging top ako. Pero dahil sa kakulangan ng financial, so hindi po ako nagkaroon ng chance na makatapos ng college. Kasi wala eh, mahirap talaga eh. Kahit sabi ko nga sa kanya, Pilipinas lang sana to, pwede na. Pwede ka sana mag-college. Pero wala. Ayaw niya sa Pilipinas. Nahingal ako. Sabi ko sa kanya, si mami nga noon, ang hirap-hirap pero marami namang klaseng trabaho na hindi kailangan ng SPM result. Kaya laban lang talaga. Hanggang dito na lang muna yung ating chika guys. Hindi ko na kagayo dadalhin doon sa highway. Kasi sa highway po guys, siguro sa next vlog na lang natin. No? Eh nakikita nyo naman din kung ano pong mayroon sa highway. Kaya dito na lang muna. So bye bye guys. Mahaba na po ang ating video. Bye! Nandito. Hello, good morning guys. 7 o'clock in the morning na siguro ngayon. No? So ngayon guys ay pangalawang vlog natin ngayong araw ng Miraculous. Kasi po nandito po ako naka-off day. So yes, karugtong lang po ito ng ating vlog nung una, yung pinakalas na vlog. So ito po ang episode po natin ngayon. Ipakita ko lang sa inyo. Diyan po ako laging namamalingki. So every morning mayroon po diyang nakabibinta ng ano, nagbibinta ng mga pagkain. Kumbaga tabuan guys ba. So yun yung nasunog pala yung nung isang araw guys. Oh. May nag-share si ate, nag-live si ate sa Facebook. Nakita ko yung kapitbahay ko dito. Ayan pala oh, yung mga kahoy pala yung nasunog. Yung mga kakahoyan sa bundok, kala namin bahay. Ang laki-laki ng apoy dyan. Oh, yung may ng mga brown na guys, yan. Oh, yan. Sunog yan. So, dito tayo. Muna tayo ng breakfast guys, para may magawa pa tayong trabaho, no? So, dito po ang ano, dito pong kadayo ko pilotos, dito po ang corner na para makapasok dun sa bahay na tinitira namin. So, bili tayo dito ng breakfast, kailangan natin magpila. Kasi hindi po pwedeng ano dyan, kailangan magpila talaga. First come, first serve po dito. So, ayan po yung mga pagkain nila, guys. Hindi po alam ano po. Meron silang mga ganun. Saka yun. Mama Mia yung restaurant na po, Mama Mia. Thank you.
guys, kutsinta po ito sa atin. Ganun po yung kutsinta nila. Tapos ito, big. Meron po na. Ito po para siyang sashimi or anong tawag doon, may Japanese rice na loob. Tapos tuna ang flavor. So yan po yung meat. Actually, fish yata yung flavor dyan. Yan, ganito po yung mga ulam dito. Yan, meron silang ganon. So ito ang common breakfast talaga dito sa Malaysia. Berapa? Berapa? Ayan na guys, nabili ko na yung breakfast. So, ayan na yung sukli natin sa 50. So, 8 ringgit po yung nabili nating breakfast guys. So, mayroon po tayong 42 na natira sa ating 50 ringgit. Tapos ngayon, tuloy po tayo. Ay, sirado ang pharmacy. Magtanong sana ako dito kung mayroon silang binta na ganong nga gamot yung sinasabi ni Doc Ryan. Sirado man. So, magtingin ako dito ng ibang mabibili na pwede natin kainin. Ayan, may saging. Bibili ako ng saging, guys. Uy, ito. Malaking-malaking, hala. Masarap to. Ayan. Tapos kamuti. Ang bigat-bigat nito dadalhin, guys. Pero laban lang. Kaya mahirap. Hindi tayo palagi makalabas doon. Masarap po. Ang ganda ng saging. Tamang-tama yung pagkahinog. Tapos, yung kamuti, magbili lang ako ng konti. Siguro ang mahal na ng kamuti ngayon. Old stock kasi ito. Yan, malaki-laki din. Bili tayo konti, guys. Ito lang. Tapos, pandesal. Bago yan, pupunta muna ako doon sa pandesal. Babalik na ako dito. Mabigat kasi yan. Hello! Bili tayo dito ng pandesal, guys. May bakery kasi dito sa labas ng bahay namin. Ito yung bilhin natin. Hello! Masok. Pasok daw ako para magbayad. Ayan. Mayroon din nagbibinta dito sa tabi-tabi o nakalapag. Ayan, nakabili na po tayo ng saging guys. Saging lang muna yung binili ko. Hindi muna kamote. Mabigat. Pick-up last to do. Okay, okay. So, 13 ringgit. Hmm? Berat. Ang bigat-bigat kasi maglalakad ako, guys. Ayan. 13. Ngam-ngam? 13, 7. 7. 13.70. Thank you. Thank you. So, hindi muna ako bibili ng ano. Mabigat. So, ayan, guys. Oh, ang bigat ng saging. Hala, ang sarap ng isda. Ayan, ang isda, ang lalaki. Grabe. Ang mahal guys, oh. Isang peraso ng isda, 38 ringgit. Nako, sarap niyan. Hirap pa naman ako magbuhat. Uy, magbili pa sana ako ng ano ba. Yung kamote, wag na lang. So, ayan na guys, babalik na tayo. Hirapan ako sa kalisod guys. So, babalikan ko kayo mamaya. So, ayan guys, nandito na tayo sa bahay guys. At malapit na pong matapos ang ating washing sa paglalaba. 8 minutes more, so matatapos na, magsasampay ako muna bago pa ako babalik sa trabaho. Pero habang nag-ano pa po siya, kakain po ako ng magpambilisan para matapos na pa ako mag-breakfast. Pero hindi pa yata ako makakain. Hindi pa pala ako pwede kumakain guys kasi kailangan po muna magturok ng insulin. Tara, samahan niyo ako. Mag-ano tayo, mag-insulin. Mag-insulin tayo guys. Nakalimutan ko kasi kanina ba, bago ako pumunta ng palingki. Palingki ba yun? Tala, sa highway pala. Ay, hirap. Madilim dito. Hindi naman masyado guys. So yan. Diyan lang muna kayo. Diyan lang muna kayo guys. So mag-ano muna tayo ng insulin. Ay grabe. Malimutin ako ngayon. May nababasa pala akong comment sa ibang mga vloggers no, na pag malilimutin ka na, magtali daw ng rubber band dito sa dulo ng ano. Totoo ba yan? Effective kaya yon? Malagi ako makalimut. Sa daming na-anesthesia ng ating katawan, sinagay akong bunutan ng ngipin, guys. Kaya, halos ang buong ngipin ko, anesthesia. Dagdagan pa next end of this month, magpabunot ulit ako. And sa end of this April. So, sabi ng doktor, dagdagan ko lang ng 2 unit yung aking insulin kapag tingin ko sa pagkain ko mamaya, mabigat. So, mabigat po yung pagkain ko mamaya, guys. Kakain po ako ng ano, ng mihon. So, mag-ano na yung injection natin sa tiyan, guys. No, madali lang naman.
Pag may alcohol, ano ka, gaya nito, punasan natin alcohol pad. Yan, satiyan lang naman yan sa ating mga kabilbilan. So, minsan naman lagi kong makalimutan, ay magpaunas. Hindi naman madali ako palagi. May, kung may magtatanong, masakit ba maglagay ng insulin? Depende po, hindi palagi. Kagaya, no, walang masakit, wala akong naramdaman. Pag minsan naman natamaan yung ugat mo, normally yung pagkaturok mo, masakit talaga. At saka, pag ang ano mo, yung needle mo, ay ilang beses mo lang nagamit. Kailangan, 3 times mo lang ang pinaka-maximum sa paggamit sa needles. Papalitan mo na agad. Kaya magastos talaga guys kung mayroon kang sakit. Gano? Pero pag ayaw mo naman magkagastos, pag ayaw mo naman magkagastos, edi huwag ka nang mag-maintenance. Eh, lahat naman tayo mamamatay. Ay, grabe din. It's not really a good advice. Pero kung pwede naman, ano, mag-maintenance tayo habang para madugtungan yung ating buhay. Siyempre, gusto pa tayo makakita ng, ano, yung mga apo. Grabe mga ka-apo mo. Tagal pa yun, day. Yung anak mo, si Gabin, maliit pa. Si ayaw mag-asawa ng aking panganay. Ayaw talaga niya magkapamilya. Gusto niya magsarili sa buhay. Ewan ko lang. Pero kung lang tayo magagawa, kung yan talaga ang gusto niya. Pero kung main love, eh, magkaroon ng anak, eh, wala tayong magagawa. Isuportahan lang natin habang nandito tayo sa mundo. So yan guys, 4 minutes left. Magsasampay muna ako. Tamang-tama din. Tapos ako mga hour ganun bago ako kakain. Tapos babalik sa trabaho. Kasi tama na yung paglilinis ko kanina. Kasi yung vlog natin kahapon, Bali, ito guys, dalawang vlog ako ngayong araw kasi minsan lang talaga ako makalabas sa work. Pag sa work naman tayo magbablog, magsika-sika lang tayo. So, busy din ako guys, so hindi ako palaging may time or may gana na mag-vlog. So, yun. Salamat para sa lahat-lahat ng suporta niyo. Sa mga hindi nag-skip ng ads, salamat guys. Kasi one year and two months na rin ako hindi nakasahod. Dahil po, mabagal po ang ating revenue. Sobrang liit lang po ng ating revenue. So, na-shock po ako sa aking revenue kasi pababa ng pababa since nagsahod ako nung last year. So, hindi po madali ang magiging vlogger, guys. Lalo na pag hindi ka naman sikat at hindi ka kasikat-sikat. Pero laban pa rin, tuloy pa rin ang pagbablog kasi wala namang imposible. Malay natin, no. Hindi pa natin time ngayon. Malay natin. Maybe next year, maybe this year. Hindi natin alam. Baka biglang mag-book. Wala namang madali sa lahat ng mga walang madali sa lahat ng naghanap ng pera. Walang easy money, so kailangan mong pagtiyagaan, kailangan mong hintayin kung kailan. Basta importante, wag lang tayong susuko. Dahil sa pinagdaanan ko sa last vlog natin, sa sobrang dami kong pinagdaanan sa buhay ng mga pagsubok, never pa akong numinto. Nagpe-pray pa ako ay kay God na more strength, more challenge. Nabulol tuloy. More challenge para magkaroon pa ako ng gana na maghanap ng pera sa iba't ibang paraan, basta magandang paraan. So yun, kaya kailangan malaban lang tayo guys. Oy, kay naku, may mga anak po tayo. Kahit wala ka bang anak, so siyempre masarap pa yung mabuhay. So kailangan natin gugulang, mayrami pa akong goal na gustong tuparin sa mundong ito. Marami pa. So kailangan laban lang talaga tayo. So sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin, subscribe na tayo guys. Sika-sika lang, malay natin. Mayroon dito kayong mapulot na aral dito sa aking vlog, no? Basta panuorin nyo lang at huwag ninyong skip ang ating ads, o diba? Mayroon, nanonood na tayo sa mga kalukuhan na walang katotohanan, na mga puro lang mga ano, walang kwenta, no? Diba? So ganito ang kwento-kwento ng buhay dito sa Malaysia, guys. Hindi madali malayo sa pamilya, hindi madali malapit din sa pamilya pag wala ka lamang source of income. Kaya lahat hindi madali. So kailangan masipag ka, kailangan mapasensya ka, kailangan consistent lang yung pag ano mo, suggest go, laban. Pag hindi mag-work sa isa, okay, jump to the other opportunity. Hanap ka na naman ibang opportunity. Kaya huwag tayong aasa dito sa vlog kasi tayo na hindi mga sikat, hindi mga malaking, hindi buwan-buwan sumasahod, pero sana mangyayari yun sa akin kasi gusto kong maranasan. Hindi ko man pinapangarap na sumikat, ang gusto ko lang naman is makaranas ako ng monthly sahod dito sa YouTube kasi gusto kong maranasan yung pakiramdam na sa aking passion na mahilig mag-video-video ever since na nagkaroon ako ng camera or cellphone. Maranasan mo lang natin na kumikita tayo. So hindi naman ako humihingi ng marami. So natapos din, 'di ba? So
Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. So go. Don't forget to like and subscribe my channel, Grace Houston Vlog. Ayan guys, natatapos din ako sa pagsasampay ng aking nilalabahan. Ayan, grabe yung pawis ko. Oh, grabe kainit talaga. So iwanan ko lang yan. Tapos pag matuyo na yan, si Mr. na lang ang magliligpit. So yan, kakain muna ako guys. At hanggang dito na lang yung vlog pala natin. Again, slight. Again, agoy. Gawas na ang mga pandisal. So yun lang po ang ating sandali lang. Ang hirap naman magba-vlog pag natatapos ko rin ang grabing pawis ko. Kakain muna tayo kasi babalik na ako sa work, no? Thank you so much, everyone.